Nababasa niyo naman yan sa Isaiah 59, 1 and 2. 1 and 2. Isaiah 59, 1 and 2. Pakibasa. Ganito ang kamay ng Panginoon, ang hindi umikse, na din mga pagbigtas, na hindi mamahin ang kanyang pakinig, na di makarinig. Kung pinapag-iwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpapagpunin ang kanyang mukha sa inyo, upang siya ay huwag makinig. Yan. Paano ito tinatawag na spiritual yung paghiwalay ng tao sa Diyos? O ng Diyos at ng ako. Pag nag-himalayan sila, ibig sabihin, ayaw ng Diyos dun sa tao na yon. Bakit? Kasi yung tao yon, ano? Kaya humihimalay ang Diyos. Yung tao yon, ano? Masama. Makasalanan. O makasalanan. Kaya kung ikaw ay makasalanan, o gaway masama, ibig lang sabihin nun, humiwalay sa iyo at humihiwalay na sa iyo ang Diyos. Ayaw na sa iyo ng Diyos. Paray ka na sa harapan ng Diyos. Yun ang spiritual day at yung physical day. Ha? Ngayon, pag physical day, alam natin yung ating katawan sa pupunta ito. Sa lupa, babalik sa lupa. Yung spirit, saan pupunta? Sa Diyos. Saan tala tayo? Ha? Dapat yung mga basic na ganito para sa atin, para mismo sa ating katawan na hinalalaman natin. No? Tama yun, sa Diyos. Ang Spirit mabalik sa Diyos, Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Eh yung maluluwa, saan pupunta? O yung soul? Ang kaluluwa pupunta sa hadis. Ano yung hadis? Ano yung hadis? Ano yung hadis? O yung siyon? Dahil? Hindi. Iba yung impyerno. Pero minsan tinatawag yung hadis o yung ano, dasol. Pag sinabing hadis, yan yung tirahan ng mga namayapa, namatay. The abode of the departed soul. Pag sinabing hadis, abode, tirahan of the departed soul. Yung po ang hadis. At yan, nandiyan ang ating kaluluwa pag namatay tayo. Maghihintay na lamang tayo ng paghuhukom. Pag ang tao namatay, pupunta yung kanyang kaluluwa sa hadis, maghihintay siya ng tinatawag na Judgment Day. At dun sa paghihintay niya yun, hihintay niya siya ay hukuman. Kung siya'y gumawa ng tinatawag na mabuti, ano ba lang yan eh? O masama. Na? Masama. Pag sa masama o mabuti, ito yung eternal life. Pero ang eternal punishment. Kaya kinakailangan yung soul natin, makilala natin. Para sa ganoon, ano, sa paghuhukom na paghuhukom ng Diyos, magawa natin yung mabuti para kamtin natin yung walang hanggang buhay
Huwag tayong makagawa ng masama para hindi tayong makapunta sa walang hanggang kaposohan. Nakalagay sa Biblia. Diyo, basahin niya sa chapter 25 ng Matthew, verse 40. Yung huling-huling talata. 46 yata yun. Ano ang nakalagay sa Biblia? Pakipasa ulit.